Ang atay ay isang mahalagang organ sa katawan na responsable sa ilang mga panggana, kabilang na ang pagtunaw na ilang mga pagkaing kinain at pagsasala sa dugo na dumadaloy sa sikmura at bituka, at pagbabawas sa lason o masasamang epekto ng gamot at alak sa katawan. Subalit, kung magpapabaya sa mga pagkain kakainin at maging sa mga alak at mga gamot na iinumin, ang atay ay maaaring manghina, masira at pumalihas sa paggana. Tinatawag na liver cirrhosis ang ganitong kondisyon. Sa ganitong pagkakataon, mas madaling kapitan ng mga sakit ang atay na maaaring tuluyang itong masira at mga ilangan ng bago at masiglang atay sa pamamagitan ng liver transplant. Pero bago yan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe. I-tap mo na rin ang notification bell para maging updated ka sa aking mga latest uploads. Upang maiwasan ang sitwasyong ito, kinakailangan na pagiging maagap lalo na sa mga pagkain kinakain. Narito ang mga pagkain na mabuti para sa atay. Ang gulay na repolyo at iba pang madahong gulay na kahalintulad nito, lettugas, kali, broccoli ay mayaman din sa sulfur. Nakatutulong din ang mga ito sa paglinis ng atay mula sa mga nakakasamang kemikal at substansya, at pati na rin sa mga nakakasilang free radicals. Ang matapang at kilalang amoy ng bawang ay mayaman sa ilang mga kemikal gaya ng sulfur. Ang kemikal na ito ay makakatulong sa detoxification ng atay mula sa mga nakakalasong kemikal gaya ng mercury at sa mga substansya mula sa mga artipisyal na pampalasang ninaragdag sa pagkain. Ang kemikal ng curcumin na nakukuha sa luyang dilaw ay nakakatulong sa paghilom ng nasirang bahagi ng atay. Bukod pa dito, ang support na minibigay sa proseso ng detoxification ng atay. Ang mga nakabubuting mantika mula sa mga halaman gaya ng olive oil, hemp oil at flax seeds oil ay nakakatulong din sa paglilinis ng atay. Maaaring sumama sa mga langis na ito ang ilang nakakalasong kemikal at substansya na nasasala ng ating atay. Gaya rin ng repolyo, ang cauliflower ay may taglay din ng kemikal at enzymes na nakakatulong sa mabilis at epektibong proseso ng detoxification ng atay. Ang mga sustansyang siksik sa laman ng abukado gaya ng oleic acid ay mabuti para sa atay. Ngunit, bukod pa dito, sinasabing taglay din ng laman ng bunga ng abokado ang kemikal na glutathione na mahalaga rin sa proseso ng detoxification ng atay. Ang mga flavonoids at beta-carotene na taglay ng carrots ay mahalaga sa kabuuang panggana ng atay. Ang inuming green tea ay mayaman sa mga sustansyang mahalaga sa maayos na paggana ng atay gaya ng sustansyang catechins. Ang mansanas ay mayaman sa pectin ay nakakatulong naman sa paglilinis sa daluyan ng pagkain mula sa masasamang sustansya at kemikal.
Dahil dito, nababawasan ang trabahong ginagampanan ng atay at mas naiiwasan ang mabilis na pagkasira nito. Ang mga toge, pati na ang mga buto at mga mani ay mayaman sa mga mahalagang enzymes na aktibong tumutulong sa mas maayos sa proseso ng paglilinis sa atay. Ilan lamang ito sa mga mahalagang pagkain na mabuti para sa ating mga atay. Panatilihin nating malusog ang ating mga atay laban sa mga toxins. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like and share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba.